nang wala kang network. Hindi ito mapoproduce yung network mo kung hindi ka leader. Kasi sino magre-recruit? Di ba ikaw? Don't expect your upline to recruit for you. Don't expect your upline, your sponsors, to put downlines down the line for you. Ang tawag doon, spillover. Di ba? Dami mga downlines, ganyan hanggang ngayon. Sabi mo si Seth. Sabi, pag nag-seven heads ako, bibigyan ako ng downline. Hanggang ngayon, wala pang spillover si upline. Yan ang matang lane? Yes! Yung mga upline naman, hindi kasi makapangako minsan, mag-seven heads na bibigyan ng downline. Tawag sa downline, downline. Downline. Or seven heads ka, bibigyan kitang downline. Ito namang si down, yung si downline, nakaka-seven heads lang, expect naman siya na expect na mag spillover sa kanya. Well, maging malinaw tayo. Walang ibang gagawa magpuproduce ng network to hindi ka. You cannot expect other people to do your own push-ups for you. Yes. Nagda-diet ka. Sino kailangan, nagpapapayat ka. Nasa 250 pounds ka, for example. Hindi ka bilbil mo, nagtatake ka na, nakatakaw pa din. Alam mo, ganun bilbil? Natawa siya, oh. When you want to, you know, lose weight, who's gonna do it? You. You don't expect you're not you. Hindi mo expect yung partner mo, your wife, your spouse, to do it for you, no. Ikaw ang magda-diet, you will be the one going to the gym. You don't expect other people to do it for you. Sa pagyaman, ganun din. You don't expect other people to make you successful. It is your own job to make you successful. Eh, kung hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagdadala ng downline, hindi ka pa rin umatin ng training, ang tamad-tamad mo umatin ng training. You know bakit importante ang training? Kasi yung training, ginagawa ng panibagong wiring yung utak mo para magkaroon ka ng panibagong skills. Pag hindi nagkaroon ng panibagong skills ikaw, hindi ka magiging successful. Kailangan ma-earn mo, ma-learn mo yung skills. You have to learn the skills of being a professional networker. Kailangan ma-learn mo yung skills of recruiting, presenting, of effective communication. Marami kang skills na kailangan pag-aralan because ulitin ko, money will just come in if you're ready. So ang job mo sa una, total. Hindi ko na paliligoy-ligoy. Leader naman kayo. Ang trabaho mo sa una, hindi muna kumita. Ang trabaho mo sa una, pagalingin mo sarili mo kasi pag magaling ka na, automatic na ang pagkita. Yes. Are we clear? Yes. Para hindi kayo ma-frustrate. Some people, they get frustrated. 3 months, 6 months after, wala pa din akong down. Wala man ang DTC ko, 1.5 pa din. Buti nga, may 1.5 ka. Yung iba, wala pa din eh. Yung iba, sasagot, yun na sir, yung 1.5 ko galing sa 3 heads ko kasi nag-3 heads ako, kaya may 1.5. Para hindi kayo mag-frustrate. Kasi, ang gusto ng maraming networkers pag pumasok, kumita ka agad. Hindi ganun yung negosyo. Before you can become an overnight success, you have to spend a lot of nights without even sleep. Trabaho talaga. So, bago ako kumita, i-learn mo muna yung skills ng pagiging networker. I-learn mo muna pa paano mag-handle ng tao. I-learn mo muna paano hawakan yung emotions. Kasi naghihintay sa yung million eh. Paano kakikita ko sa mga? Halimbawa, bigyan kita ng 100,000, buti sa dalawa. Bigyan kita ng 5,000 downlines ngayon. Kaya mo na bang i-motivate? Anong topic mo pag nag-training ka? Sige. Alam ka pa yung 5,000 yun, OP. OPP tayo. Ano topic mo pagka nagkaroon ka ng downline? Sige na. How are you gonna motivate them? How are you gonna bring out the best in them? Yung 5,000 tao na yun, ang sakit sa ulo nun pag hindi ka marunong. Kasi the most complex, ang pinakakomplikadong bagay sa mundo, yung human behavior. Yes. Napaka-complex ng human behavior. Di mo alam. Downline mo, bigla na lang mag-quit. For no reason at all, binigay mo naman yung best mo. Di mo ma-explain. Tinawagan mo prospect mo, darating, hindi dumating, hindi mo ma-explain.
Ang daming dynamics ng networking. Na ang akin, pag kumita ka ng 100,000 piso, 200, o milyon-milyon, handa ka bang hawakan yung network? Because the income is just the byproduct of your network, and your network will come depending upon your leadership. Pag nag-leader ka dito, syempre dapat kapalmos. Makapalmo ka. Eh kung hanggang ngayon mahayain ka, takot ka sa tao, paano ka hiyayaman? Ay, tao, grabe. Get nyo yung point ka? Yes! Eh kung hanggang ngayon, 6 months ka na, inihintay mo pa rin si upline mo para i-push ka, i-follow up ka, wala ka pa rin sa sariling pusang palo, wala ka pa rin initiative. How we expect to become a multi-millionaire? Multi-millionaires are self-starters. They don't need anyone to push them. Ang mga millionaires, ang mga self-starters, hindi kailangan ng ibang tao para i-push sila. Ako sa tagal ko nag-network, I've been doing this business for the last 20 years. Believe me, galaw pa lang ng distributor, alam ko na kung yayaman o hindi. Galaw pa lang! Galaw pa lang! Makikita ko, ako nakikita namin eh. Because sa office kami lagi. Alam mo kung sino distributor ang yayaman kasi makikita mo after OPP, binibilog niya yung grupo niya kahit wala yung upline niya. Makikita mo sino yayaman kasi nagsisimula pa lang, nag-assume na responsibility, nag-step up. Pinapakita niya sa mga downline siya, kaya ko to. Pag tinanong magkano income, huwag muna natin pag-usapan. Di ba kung makapambaliw yung mga bago? Grabe ko, yayaman ka, blam, blam, blam. First time yung magtatanong, eh magkano na po kita niyo? Basta dito, payaman tayo. So, what I want you to do, friends, ladies and gentlemen, how do you become a leader? First, leadership means you have to step up. Get out of your comfort zone. Pag sabing step up, yung dating kinalalagyan mo, step up ka na. From being a follower, leader ka na. Self-motivated ka na dapat. When I say step up, yung mga bagay na hindi mo ginagawa dati, gawin mo ngayon. Dati kung hindi ka pa nag-OPP, mag-OPP ka na. Sir, naiya ako mag-OPP, baka magkamali ako. Bago pa lang ako eh. So what kung magkamali ka? Alam mo, bago ka gumaling, kailangan mo ng paraming pagkakamali. Yes. Ngayon ang akin, habang bago ka, ubusin mo na yung pagkakamali para maubos na. Yes. Tama ba? Yes. Kaya kung dinidilim mo yung pagkakamali mo, hindi mo nauubos. Para gumaling ka, ubusin mo yung pagkakamali mo. Pagkakamali mo. Kasi pag ubos na yung mistakes mo, yung tama na matutumbok mo. Yes! O alam ba, mag-OPP ka man, hindi naman alam nung kausap mo kung mali-mali sinasabi mo. Bago siya, malay niya ba? Ikaw lang nakakaalam ay mali. Nag-demo ka, mali-mali yung sinabi mo. Mali ka ba? Mali ka lang ko. Ito, restore life, maganda po ito dahil punong-puno ng DHA. Hindi naman alam nung kausap mo. Galing ako ng Agente Oro, daming bloopers doon. Kasi maraming mga bagong distributors pa lang doon. Pinipilit na nila mag-assume, mag-step up. Kaya minsan, mali-mali yung sinasabi, but it's okay. Yung isa, nag-demo daw ng C24/7, kinukwento sa akin yung upline, yung sumundo sa akin sa airport. Nakakatawa, pero doon mo makikita na yung mga bagong distributors. Gusto talagang mag-step up. Nag-demo daw ng C24, bago eh. Eto na ko, ang ganda dito sa high blood, tataas sugar mo. Tinay mo yung colibus. Nako, ang ganda po dito sa hot problem. Hot problem. Punong-puno ng NHA. NHA. Alam ba nung kausap na mali-mali siya? Yung upline lang. Nakakaalam kasi naririnigin. Sipin mo sabihin, hot, imbis na heart problem. Hot problem. Napunong-puno ng NHA. Pero doon mo makikita na kahit di pa marunong, nag-i-step up kasi nagkamali siya, na-correct siya, alam niya na next time ko anong gagawin. Yes! Eh kesa yung ikaw, alam na alam mo nga, kabisado mo yung product, kabisado mo yung produkto, kabisado mo yung mga detail. Hindi mo naman mailabas sa bibig mo, nauputal ka na.
Then, hayaan mo na yung nagkakamali, pero nilalabas niya. Yes. Step back. Maya, present, recruit. When I say step up, yung nagawa mo for the last few months, lagpasan mo, taigin mo. Kumbaga last month, kung merong campaign na dalawa, at least this month, gawin mong apat. Something like that. Get out of your comfort zone. Kung magaling ka na magbenta ng tatlong, apat, limang seat 24/7 per week, tas yun pa rin ang ginagawa mo lagi, hindi ka nagagaling kasi comfort zone mo na yun eh. Kailangan magdagdag ka. So, ladies and gentlemen, when you go home tonight, ulitin yung diagram natin ha. Income magagaling sa network. Ang network magagaling sa leadership. Your uplines can only help you so much, but they are their responsibility to support you, help you, but it's not their responsibility to build your network for you. You have to build your network yourself. Parang nagpapalaki ng katawan. Ikaw magpapalaki ng katawan. Hindi pwede sabihin sa barkada mo, mag-push up ka nga para lumaki chest ko. Nakuha niyo ibig sabihin eh? Yes! Marami kasing tao ang iniisip nila para mag-succeed dito. You know, gusto nila maraming mga perfect ang factors para mag-succeed. What do you mean by perfect ang factors? Gusto nila yung prospect nila agi lang agad, may pera, magaling ang speaker para pag nagdala sila, swap dun sa speaker. Gusto nila strong ang leadership ng upline para matutukan silang mabuti. Gusto mo karamihan distributors, they want a lot of factors na perfect that will suit na babagay na sasakto sa type of success na gusto nila. Pwede babasahin ko yan. Hindi mo kailangan ng perfect factors para maging successful. You don't need, you know, a good speaker. You don't need na ang downline mo lagi eh, agi lang. Hindi. Maraming darating sa iyong dadapo sa network mo, mga pipit, tarat, maya. Minsan may downlines kang pag dumating, walang potential, pero pag na-train mo ng tama, lalabas ang potential. Classic example ako, ganyan eh, wala naman akong potential. Kaya lang ang uplines ko kasi nung araw, binabad ako sa trainings, kaya lumabas yung potential ko. What I'm saying is, you don't need the right prospect. You don't need the right upline. You don't need the right speaker. You just need to be the right person to become successful in this business. Gusto mo lagi right na ibang tao, ikaw ang maging right. Ikaw ang maging tamang tao. Dahil pag tamang tao ka na, dalabas ng network mo. So step up. You have to take responsibility for your life. That's the first major step to success. Ikaw ang responsible sa sarili mong success. No one else. You are responsible for your finances, for your health, you're responsible for your relationship, you're responsible for everything. So, hindi ibang tao, hindi upline. So stop expecting a lot from your uplines and your downlines. Step up. Are we clear? Yes! Learning. How do you become a leader? Aral ka mabuti. Learn. When I say learn, tatlong areas niyan. Ano yung tatlong areas na yan? Knowledge, skills, and attitude. KSA. How do you become a leader? Learn a lot. Get a lot of information. It's very important. Hindi ka pwede maging successful dito ng hindi nadadagdagan ng kaalaman mo. And I'm very happy to tell you, isa sa pinaka-importante attribute ng leader, yung may good learning attitude na katulad nyo, na kahit siksika, nakatayo, dahil na marito. What do you get? Pagka ikaw ay may enough knowledge and information, you become confident. Sabi mo, confident. Confident. Lumalakas ang loob mo kasi marunong ka eh. May mga kilalang akong distributor eh. Hindi nga marunong, ang lakas ng loob eh. Hot problem nga eh. Ha? Ang tawag sa DHA, NHA. Get my point? Yes! Lalo na pag ito mga, yung example to distributor from Cagayan de Oro. Kahit hindi enough yung knowledge niya, ang lakas na loob. E di lalo na pag binigyan mo ng right information.
Parang ganito yan. Pag magaling kang magbilyar, ang lakas ng loob mo makipagpustahan. Sa isang bagay, pag magaling ka, ang lakas ng loob makipagpustahan. Halimbawa, basketball, mga lalaki, di ba? Nasa plaza tayo, dribble-dribble. Alam mo, magagaling kayo nasa team. Sa kabilang court, may mga strangers din na nag-shooting-shooting. Maya-maya, pagka nakapag-warm up na, ano sasabihin mo? Lima-lima! Diba? Tama ba ako, mga lalaki? Lima-lima, lima-lima! O, anong pustahan? Complete wrong. Diba? Tama ba? Malakas ang loob mo makipag-pustahan kasi alam mo magpustahan magaling. Same way, marami sa inyo takot tumarap sa prospect. Why? You don't have enough knowledge. Kinakain ka pa rin ng fear, ng doubt versus your knowledge. O kaya ikaw, hindi makapasok, hindi makapag prospecting mo maayos. Hindi ka makapag-demo ng maayos. Hindi mo alam yung overall picture ng networking. Natatakot kang i-offer ang networking to your friends. Why? Kasi ang definition mo ng networking, pag tinanong ka, hindi mo alam kung paano mo i-defend. Baka masabi mo lang, pag tinanong ka ng kaibigan, ano ba yung networking yan? Tagal-tagal ko narinig yan sa TV, daming scam yan. Ano sasabihin mo? Eh pag hindi ka nakatend ng ASAP, sabihin mo sa kanya, ha? Yun yung networking, di ba yan yung lagi na TV, ha? Tama ba ako? Yes! Pero pag umattend ka ng ASAP, umattend ka ng NDO, kaya mo silang sagutin ng tama. Kaya mong i-defend yung business. Yung iba, pag tinanong ano yung networking, wala, recute-recute lang. Recute-recute, so... You have to learn. When people ask you, why food supplements is important? Pa bakit nakalagay dito sa box ng C24? No approved therapeutic effect. Tapos sinasabi mo, nakakagaling. Sasabihin mo ngayon, dahil di mo alam sagot, amin na nga, huwag ka na nga bumili. Dami-dami mong tanong, bibili ka lang eh. Kinawa tayo siya eh. Yes! May prospect, sinabi, nag-network na ako dati, wala naman nangyari. Paano mo sasagutin? Mahal eh, paano mo sasagutin? Do you think dadampo na lang ang tamang downline sa inyo? No! Ang in-expect na maraming distributor, sana dumating yung downline ko. Ano, Agila, yung dagalaw talaga. Walang ganun. Bago tumampo Agila sa inyo, sometimes yung mga matitinding Agila, yan yung pinakamaraming tanong sa una. Yan yung mga nag-iisip eh. Nag-get sa yung point ko? Yes. Sometimes yung mga Agila, yun ang sabi nga nila, the quiet, the most quiet people in the world have the loudest minds. Yung pinakatahimik na tao, pinakamahingay ang utak. Yung pinakamaganon, tahimik utak. You know what I'm saying? Yes. Hindi darating ang tamang Agila, ang tamang downline, right? Person without you being the right person. So equip yourself with knowledge. Saan ba ako kukuha sa knowledge? Special trainings like this. Naglalabas ang office ng kick-off training at saka year-end training. Marami ba kayo natutunan sa kick-off training? Yes! Diba? Sa kick-off training, I've discussed the four stages of a network marketing company. Kung hindi ka nakatid doon, sorry. Eh, ang kausap mo. Kausap mo, tag-ibang MLM din. Bago pa lang, sasabihin sa'yo, mas maganda dito bro. Bago pa lang, global 10 years na. Dito marami ka marirecruit. Ay hindi ka naka-attend ng 4 stages ko. Ano sasabihin mo? Hindi mo may makonvince. De bro, okay lang, kanya-kanya na lang tayo. Pero pag naka-attend ka sa training ko ng kick-off training, anong stage yung nagsisimula? Ano tawag? Coordination. You know how to defend. Bakit mas maganda yung 10 years kaysa sa mga nagsisimula? Bakit ang AIM Global nasa momentum stage versus sa mga formulation stage? Ano features ng formulation stage? Yung second stage is the concentration stage, third stage is the momentum, and fourth stage is the point of stability. Hindi ka nakatid ng mga ganun thing. Paano mo ngayon sasagutin yung prospect mo? Question. Makakapamili ka ba ng prospect? Mapipili mo yung itatanong sa'yo. Pag nag-opipi ka, uy, ang itanong mo sa akin, ito lang ha, huwag ka magtatanong ng iba. Hindi ka makakapili ng prospect. The best way you can deal with them is be prepared. And how do I prepare myself? Trainings like this. I'm happy with the